Magandang araw po sa inyong lahat at ang pag-usapan naman natin sa saglit na ito ay ang patungkol sa Ayurveda para po tayo ay maliwanagan. Ano ba ang Ayurveda at ito po ba ay naririnig na ninyo palagi o ngayon nyo pa lamang ito narinig? Meron po ba kayong idea? Familiar ba kayo dito kung ano ito? Dala po kasi sa pagsasalin at salin ng mga manggagamot at sa paggamit ng mga halamang gamot upang ilapat sa ating mga karamdaman, ay natuklasan ang kahalagahan nitong Ayurveda. At ang Ayur ay, ang ibig sabihin po nito ay buhay or life. And then ang Veda ay tumutukoy naman sa kaalaman o sa siyensya. Na kung saan kapag ating pinagdugtong ang dalawang salitang ito, ito ay tumutukoy sa kaalaman sa buhay o kalagayan, kalusugan o kondisyon ng ating pangangatawan. Tumutukoy po ito sa natural na pamamaraan kung paano lulunasan ang ating mga karamdaman. At ang Ayurveda ang tumatanaw sa katotohanan na ang bawat sakit ng tao ay nagmumula hindi lamang sa kalikasan, hindi lamang sa ating kinakain, kung hindi ito'y maaaring nagmumula sa ating pag-iisip, sa ating damdamin, at sa ating pagkatao. Kaya, sa hindi pagkaunawa nito, ito ang nakapagdudulot sa atin ng mabibigat na karamdaman na ang iba'y hindi na nalalapatan ng kagamutan at nakapaghahatid po sa kagayat na kamatayan. Sa palagay ninyo, ay tumatama ba ito at umuugnay ba ito sa nangyayari sa ating kasalukuyan? Kung ako po ang inyong tatanungin ay talagang tumutugma dahil ang anumang karamdaman ay nagmumula sa kalikasan, sa ating kinakain, sa kondisyon ng ating katawan, ng ating pag-iisip, ng ating damdamin at higit sa lahat ay ng ating buong pagkatao. Maliban pa dyan na ang karamdaman ay minamana natin sa ating mga magulang dahil sa genes na tumatakbo sa ating katawan. Ang pangunahing sakit o ang pangunahing pagpapagaling sa sakit gamit ang Ayurveda ay pumapaloob po sa mga sumusunod. Una ay ang tinatawag na internal purification process. Opo, at pangalawa ay ang special diet. Sumunod dito yung tinatawag na botanical remedies na kung saan ay iniaangkop o inilalakip ng Ayurveda ang kahalagahan ng mga halaman na natatagpuan sa ating kapaligiran. At katulong po ang mga langis na ito at mga ointment na nanggagaling din sa halaman ay ang tinatawag na massage therapy. Kasama po yan sa Ayurveda. And then, itinuturo po ng mga Ayurvedic practitioners ang meditation at ang concentration. Regardless of our religious belief, kailangan po natin yan. Lahat ay totoong nangangailangan ng isang malusog na pamangangatawan at uri ng pamumuhay, pero dapat ay iniaayos din po natin ang kalagayan ng ating kaluluwa at espiritu. Ang layunin po ng gamutan ay para matanggal ang mga nagbibigay ng karamdaman. Pangunahin dito ay ang impurities sa ating katawan, yung toxins, ito ang mga nagdudulot ng sakit. Kailangan ay maalis ang pagbibigay ng sumpong o yung mga sintomas ng karamdaman. Kailangan maragdagan ang ating resistensya sa pangangatawan at kalakasan upang masugpo ang pagdapo ng mga hindi natin inaasahang karamdaman. Kailangang mabawasan din ang ating pag-aalala, ang ating pagdaramdam, at kailangan ay magkaroon tayo ng masayang sandali sa piling ng ating mga mahal sa buhay at ng mga taong nakapaligid sa atin. Kasama din po sa proseso ang personal na pagkilala sa ating sarili. Ano yung madalas na nakapagbibigay sa atin ng galit?
ano yung nakapagbibigay sa atin ng pag-aalala? Ano yung mabilis na nakapaghahatid sa atin ng pagkapagod? Lakip nito sa ating buhay ang mga bagay na hindi nakabubuti kung ipinagpapatuloy ang mga ganong uri ng takbo ng buhay. Alam natin na ang addiction ay nakapagbibigay din sa atin ng matinding karamdaman. At di ba ang labis na pag-aalala ay nakapagbibigay sa atin ng hyperacidity, labis na pagkagalit na nagiging dahilan ng atake sa puso at stroke. Ang pangunahing sangkap dito sa gamutan na ito, una ay sa pagkakilala sa ating sarili kung ano ang pinagmula ng mga karamdamang ito na dumapo sa atin. O kung ito man ay minana natin sa ating mga magulang, ano ang mga bagay na dapat nating gawin. Ang lahat ng iyon ay nakukuha natin sa tinatawag na meditation at concentration. Pagkilala sa ating sarili. At sumunod dito ay ang mga sangkap ng parte ng halaman na ginagamit natin. Sumunod dito yung inyong kooperasyon sa gamutan. At alam ninyo, ang bottom line nito, yung taos-pusong pananampalataya natin na ang Diyos ang naghahatid ng kagalingan. Gamit lamang ang lahat ng ito. Gamit lamang ang mga halaman na ito. Gamit yung takbo ng ating pag-iisip at pangunawa. Yun yung mga faith healer na papagaling tayo ng kunwari ay spiritual operation. Ako noong bata pa ay dati akong faith healer at niloloko ko yung mga tao na kunwari ay mayroong spiritual operation na nagaganap. Meron akong pinapasok na karayom sa dulo ng aking kuko. Nakatago yun at kapag nagdasal ako ay kakaskas ko lamang yun sa lugar na o bahagi ng katawan na may sakit yung isang pasyente at sasabihin ko, okay, naoperahan na kita, magaling ka na. Pero sa totoo ay parang naloloko tayo. Pero sa isang banda, meron itong naidudulot na kabutihan. Ano po yun? Yung paniniwala ng pasyente na naoperahan na siya, yung paniniwala ng pasyente na magaling na siya, ay nakapagdudugtong ito ng buhay sa kanya dahil naniwala siya na gumaling na siya, naniwala siya na malusog na siya, at naniniwala siya na hahaba ang buhay niya dahil wala na siyang nararamdaman. Pero ang totoo, yung sakit nandoon pa rin. So napakahalaga na kung ang Diyos mismo ang siya mag-ooperate sa ating buhay, gamit ang mga instrumentong ito, mas lalo nating mararamdaman yung tunay na kagalingan. Kaya higit sa lahat, uulitin ko, ang Diyos ang nagbigay ng buhay, siya ang nagbigay sa atin ng pangangatawang ito. Siya mismo ang nakakaalam kung paano natin ito lalapatan ng kagamutan. At higit sa lahat ay naroroon, dapat malaman mo saan nagmula ang karamdamang ito. Bakit ito dumapo sa iyo? Ano ang kinain mo? Ano ang ginawa mo? Ipapaisip yun sa iyo ng Panginoon at kalakip nito ay nagtutulong-tulong tayo upang malaman natin kung ano ang mga halamang gamot, kung ano ang mga angkop na langis na dapat na ipahid, imasahe. Dito pumapaloob ang kabuuan ng tinatawag nating Ayurveda practices. At dito po ay nais nating ipaalam na walang synthetic medicines na ginagamit. Wala ditong binibili. Lahat dito ay likas na kapamaraanan gamit ang ating kalikasan, gamit ang mga halaman, gamit ang anumang matatagpuan sa ating paligid. Ang layunin po ng Ayurvedic treatment ay matulungan ang isang tao upang matanggal sa kanya, hindi lamang sa pangangatawan, kung hindi sa kanyang isip at sa buong niyang pagkatawang lahat ng spiritual, physical impurities na nakapagbibigay ng daan upang tayo ay magkaroon ng karamdaman. Ma-increase nito ang ating resistance para dapuan ng sakit. At matulungan tayo na ma-reduce ang mga worries and anxieties ng ating buhay. Kaya sa lahat ng ito, nais nating i-advocate sa bawat isa na napakahalaga ang tinatawag na self-control, self-discipline,
upang mapanatili natin ang isang malusog na buhay. Maraming maraming salamat po at kung kayo ay may natutunan sa ating saglit na napag-usapan, ay paki-like po at paki-share naman ito sa ating mga kaibigan upang sila ay makinabang din naman. At sana po ay mag-subscribe kayo at paki-hit na rin yung bell doon sa ilalim upang sa mga susunod na talakayan ay isa po kayo sa mauuna na makapanood at makaalam ng ating mga pinag-uusapan hinggil sa pagpapanatili ng ating kalusugan gamit po ang mga halaman na matatagpuan sa ating kapaligiran. Maraming salamat po, pagpalain kayo ng Panginoon at isang malusog na buhay.